What's up guys, Motorbreds here for FeedCon Philippines. At ito ang R1 Pro Helmet Bluetooth Intercom with Video Camera. At ito ang mga kasama sa R1 Pro Box. We have the unit itself, mga FeedCon stickers, unit manual, Type-C USB cable for charging. Mga kasamang mounts is adhesive mount at clip-on mount with Allen wrench, Velcro for speakers and for standard mic, headset or speakers, standard mic para sa full-face helmet, gooseneck mic naman para sa half-face at modular helmet. Ngayon naman guys, papakita ko sa inyo ang mga buttons, parts ng R1 Pro at ang mga functions nito. So simulan natin sa R1 button. Ang R1 button ay para sa turn on and off, FM radio, and Bluetooth function. Separate naman ang power button para sa camera function. Pwede mong i-turn on ang video ng camera kahit hindi nakabukas ang intercom. Wi-Fi button naman for Wi-Fi connection ng R1 Pro sa Roadcam app. At ito din ang pinipindot para i-pair sa ibang intercom. Ang jog wheel naman para i-adjust ang volume, skip, and repeat ng music. Sa mga ports naman, nasa ilalim ng intercom ang micro SD card slots and reset button. Headset port, dito natin i-coconnect ang headset or speakers. Charging ports. At finally, ang video camera lens. So ang R1 Pro ay pwedeng install sa kahit anong helmet. Mapa full face man yan, half face, at sa modular helmet. Pero syempre, advantage pa rin yung mga helmet na intercom ready na. Basically, ito yung mga helmet na may speaker slots na katulad na to. In case hindi intercom ready ang inyong helmet, you guys don't need to worry kasi provided naman namin itong Verco tapes. Ito yung igagamitin nyo para maikabit ang intercom speakers sa inyong mga helmet. Usapang installation naman tayo ngayon guys. Simulan natin sa speakers. Sa pag-install ng speakers, make sure nasa tamang pwesto ang mga speakers. Maikling wire ay para sa left side at ang mahabang wire naman ay para sa right side ng inyong helmet. Also, make sure din ang wire ng speakers are towards sa likod ng helmet. After installing the speakers, i-cover na natin ang mga wires sa likod ng helmet foam. So guys, para naman sa naka full face helmet, you guys will be using the standard mic. At para sa naka modular at half face helmet, you guys should be using the gooseneck mic. So straight from the box, connected ang speakers sa standard mic. Pero ganito lang kadali i-change from standard mic to gooseneck mic. Once na-connect na natin ang gooseneck mic, remove ang adhesive cover at ilapat ito sa shell ng helmet. So after ng mic installation, isunod na natin ang clip mount installation. So like what I said kanina sa unboxing segment, meron dalawang provided na mount for your intercom. The adhesive mount at saka yung clip-on mount. Sa ngayon, ang ilalagay natin is the clamp type mount. Ang una natin gagawin is to loosen the screw. Gamitin natin ang provided na Allen wrench. Make sure not to over-loose it, baka malaglag naman yung mga screws. After malusin ng screw, ipasok natin ang clamp mount sa left side ng shell ng helmet. Once satisfied na tayo sa pwesto ng clamp mount, pwede na nating higpitan ng mga screws. After natin mahigpitan ng mga screws, pwede na natin ikabit ang R1 Pro sa mount na ito. And finally, we can connect the headset to the intercom port. Another tip guys, make sure na hilahin natin palabas ang wires para magkaroon ng allowance pag binalik na ang plastic flaps ng cheek pads. After installing the speakers, mic and mounts, we can now proceed on putting the cheek pads back. So after ng installation guys, your R1 Pro with video camera is ready to use. Usapang phone connection naman tayo guys. So ang inyong R1 Pro ay may Bluetooth technology so you can easily connect your phone, pag-listen ng music, answer ng phone calls, at voice prompt galing sa inyong navigation apps. So sobrang dali lang i-pair ng R1 Pro sa inyong mobile phone via Bluetooth. Habang ito naka-off,
I-press and hold ang R1 button for about 8 to 10 seconds until makita nyo ang blue and red flashing lights or madinig ang pairing. Sa phone naman, i-turn on ang Bluetooth, hanapin sa available devices ang R1 Pro, hit connect, and then pair. So guys, once connected na ang inyong R1 Pro sa inyong mga mobile phone, you guys can enjoy listening to music at tumanggap ng phone calls hands-free kahit nagmo-motor. Kung gusto mo naman makinig ng FM stations, meron na rin built-in FM radio ang inyong R1 Pro. Habang nasa standby mode ang R1 Pro, double press the R1 button to activate the FM radio. Para naman mag-change ng FM stations, twist lang ng mabilis ang jogwheel clockwise. Counterclockwise naman para sa previous FM stations. Para sa volume up, twist and hold clockwise ang jogwheel. Twist and hold counterclockwise naman for volume down. To turn off FM radio, double-click lang ang R1 button. Kung gusto mo naman makinig ng music straight from your phone, using your music streaming apps or your downloaded music, ganito lang kadali yan. Once connected na ang inyong phone sa R1 Pro, open your music streaming app, select your favorite music, and then press play. Siyempre, pwede mong kontrolin ang pag-stream ng music using your R1 Pro. To pause and play, press the R1 button once. To go to the next song, quick twist sa jogwheel clockwise. Para mag-listen to the previous song, quick twist ang jogwheel counterclockwise. Para naman sa volume up, twist and hold clockwise ang jogwheel. Twist and hold counterclockwise naman for volume down. In case naman gusto mong makinig ng FM ulit, press twice lang si R1 button. And to turn it off, press R1 button twice. Isa sa pinaka-best features ng R1 Pro is you can easily answer phone calls habang ikaw ay nagmo-motor. Once connected na ang R1 Pro at yung phone mo sa isa't isa, anytime na may tumawag, pwede mo itong sagutin or i-reject. Para sagutin ang call, once mag-ring ang phone, press once ang R1 button to answer the call. Para ibaba naman ng phone call, press once lang ulit ang R1 button. Tulad ng sinabi ko guys kanina, meron kayong option para i-reject yung phone calls. So ganito yung gagawin nyo. Habang nag-ring ang phone, press and hold the R1 button for 2 to 5 seconds. To answer the phone calls hands-free or without pressing any buttons, ganito lang yung gagawin nyo guys. Hayaan lang mag-ring ang phone for 15 seconds, automatic nang sasagutin ng intercom ang phone call. In case naman ayaw nyo ng auto-answer sa phone calls, pwede naman itong i-turn off. So ganito lang yung gagawin nyo guys. Habang nasa standby mode, press nang sabay once ang Wi-Fi button, at quick turn counterclockwise ang jogwheel. So in case naman nakikinig ka ng music or FM tapos may biglang tumawag, ang gagawin ni R1 Pro is i-stop niya yung music para may chance kang sagutin yung phone call or i-reject ito. At once disconnected na yung call, it would automatically play back yung music or yung FM. Call communicate.
In case naman meron kang dalawang cellphone tulad na to, both phones can be paired sa R1 Pro at the same time. Make sure lang guys, both phones has pairing history sa R1 Pro, meaning na-pair niya sila before individually. Once connected na ang unang phone, i-open lang ang Bluetooth settings ng second phone. Now, makikita nyo sa listed device ang R1 Pro. Madalas, this would automatically connect, pero just in case hindi, just press to connect lang. Connect key. So, ganun lang kadali. So, anytime may tatawag sa dalawang phone na to, pwede mo nang sagutin gamit ang R1 Pro. Usapang phone calls din naman tayo, meron ding voice dial feature ang R1 Pro. Habang connected ang phone and R1 Pro, press once nang sabay ang R1 button and quick clockwise turn naman ang jog wheel. Call Wifi. Calling Wifi, mobile. Google Assist for Android and Siri naman for Apple. With this feature guys, pwede ka na magbigay ng voice command for your phone calls. Usapang intercom connection naman tayo guys. Favorite ito ng rider, back ride, kaibigang rider na kasama sa rides. Dahil pwede kayong mag-usap real time once connected na ang dalawang R1 Pro sa isa't isa. Para i-connect ang dalawang R1 Pro, habang sila ay naka-off, press and hold the R1 button for about 8 seconds until maninig ang pairing or mag-flash ang blue and red lights. Once nasa pairing mode na ang dalawang R1 Pro, press once lang ng Wi-Fi button kahit alin sa kanila para mag-enter ng intercom mode. Once connected na ang dalawang R1 Pro, mas mag-enjoy yung riding experience nyo guys kasi only kwentuhan at only chismisan na all throughout the rides. Kung gusto nyo naman mag-disconnect sa isa't isa, press once lang ang Wi-Fi button alin man sa dalawang unit. To go back to intercom mode again, press once lang ulit ang Wi-Fi button alin man sa dalawang unit. So guys, kahit connected na ang both intercoms sa isa't isa, pwede mo pa din i-connect ang personal phone mo sa iyong R1 Pro. Make sure lang na may existing pairing history ang phone mo at ang iyong R1 Pro. Habang paired na ang dalawang unit, go to your phone's Bluetooth settings, look for your R1 Pro, then choose to connect. So once connected na ang iyong cellphone sa iyong R1 Pro, kahit kayo ay naka-intercom mode, in case na merong tumawag, automatic kang i-disconnect ng inyong R1 Pro para bigyan ka ng chance sagutin or i-reject yung phone call. Once na-disconnect mo na yung phone call mo, your R1 Pro will automatically connect you sa intercom mode para tuloy ang kwentuhan. Katulad ng T-Com, KY Pro, Team Access Pro at FX, meron na rin music sharing si R1 Pro. Okay na okay itong feature na to guys para sa mga couples out there na mahiling mag sound trip habang nasa galaan o nasa rides. Para mag music sharing, i-pair muna ang both R1 Pro. Once successfully connected na sila, i-connect na natin ang phone sa host na R1 Pro. Make sure lang guys na na-pair na yung phone na gagamitin sa R1 Pro before. I-turn on ang Bluetooth sa phone. Hanapin sa paired devices ang R1 Pro, then connect. So once connected, i-open na natin ang music streaming app. Mag-play tayo ng music to check if nagpe-play nga siya sa intercom. Once sure na tayo na nagpe-play yung music, pause natin ang music, then double-click ang Wi-Fi button to activate music sharing mode. Once music sharing is activated, you guys can listen to the same music at the same time. Reminder lang guys, habang naka music sharing mode kayo, hindi mo na activated ang intercom mode. Kung gusto nyo naman bumalik sa intercom mode para mag-usap, press once lang ang Wi-Fi button alinman sa dalawang unit. Kung gusto naman bumalik sa music sharing mode, press once muna ang Wi-Fi button to disconnect the intercom. Tapos si host R1 Pro, double press lang ulit ang Wi-Fi button to activate music sharing mode ulit. Turn on share.
Lastly guys, in case naman may tumawag habang naka music sharing mode kayo, automatic i-stop ng R1 Pro ang music sharing mode para bigyan kayong chance sagutin or i-reject yung phone call. Once na-disconnect mo na yung phone call, automatic kayong ibabalik ni R1 Pro sa music sharing. Para sa mag-tropa din ang R1 Pro guys, this is good up to 6 rider, group intercom, kaya real time kayong magkakausap habang nag-enjoy sa rides. Bago simula ng group pairing, make sure to reset each intercom muna. To reset your R1 Pro from standby mode, press and hold for 10 seconds ang R1 button until makita ang second red flash. After ma-reset ang mga R1 Pro, simulan na natin i-pair si Helmet A tsaka si Helmet B. Press and hold R1 button on both intercom until mag-flash ang blue and red light. Once nasa pairing mode na ang both intercom, press ang Wi-Fi button sa Helmet A. Intercom connected. After natin ma-pair ang Helmet A tsaka si Helmet B, simulan na natin i-pair si Helmet C. Turn off natin si Helmet B. Power off. Go to pairing mode natin ang intercom sa Helmet B and C. Once pairing mode na sila, press Wi-Fi button kahit alin sa helmet B at C. Intercom connected. Kung more than 3 naman kayo magpe-pair guys, repeat nyo lang yung steps na ginawa natin sa helmet B tsaka sa helmet C hanggang makaabot kayo sa pang-5 at sa pang-6 na unit. So once connected na ang last 2 units, in this case si helmet B at tsaka si helmet C, i-connect na natin si Helmet A. Press once natin ang Wi-Fi button ni Helmet A. Once nadinig ang prompt na connected na ang tatlong intercom or helmet sa isa't isa. Ang R1 Pro ay may universal pairing feature, so meaning pwede mo itong i-pair sa ibang models ng Freedcon intercoms or sa isang third-party brand intercom. Pagdating naman sa third-party brand intercom, make sure lang guys na capable at meron ding universal pairing feature yung third-party brand intercom. Para i-pair siya sa ibang models ng Freedcon intercoms, same lang ng procedure. I-turn on and i-set sa pairing mode ang parehong device. Then press the power button alinman sa kanila. Intercom connected. Para i-activate ang universal pairing ng R1 Pro, quick twist clockwise ang jog wheel, then press the Wi-Fi button. Pairing. Isa sa advantage ng R1 Pro guys ay yung pagkakaroon niya ng camera. Again guys, pwede niyong i-turn on ang camera function kahit naka-off ang intercom dahil na rin sa dedicated power button ng camera function. To turn on the camera, hold the camera power button for 5 seconds until mag-green light or marinig sa intercom ang DV on. DV on. So guys, walang internal storage ang R1 Pro, kaya kailangan nyong bumili ng memory card. Speaking of memory card guys, iwasang bumili ng mga fake memory cards para hindi masira ang video recording file. Minimum storage ng R1 Pro is 64GB memory card and you guys can use up to 256GB of memory card. Kapag blinking green, it means nasa standby mode ang camera at hindi ito nagre-record. Para mag-record, press once ang power button. Malalaman nyo na recording ang R1 Pro kapag solid green light ito at nagsabi ng video recording. Video recording. To stop recording, press once ang power button ng camera. Video recording stopped. Habang naka-on ang camera, if you guys wanna take a picture or snapshot, double press lang ang camera power button. Dedicated app for your R1 Pro is Roadcam. Itong app na to ang inyong gagamitin para ma-view, ma-download ang mga recorded videos at photos at ma-change ang camera settings. Hanapin lang sa Play Store ang Roadcam app at i-download ito sa inyong cellphone.
para ma-connect ito sa R1 Pro, make sure to turn on the camera function first. Then turn on the Wi-Fi by pressing the Wi-Fi button for 3 to 5 seconds or hanggang madinig ang Wi-Fi turn on. Wi-Fi turned on. Sa phone naman, go to Wi-Fi, then look for FreedCon. Ang default password nito ay 123456678 kung first time nyong gagamitin yung app. Wi-Fi connected. Once connected, go to the Roadcam app. Pindutin ang circle icon at hintayin silang video mag-connect. Recording. Once connected, makikita mo na ang live feed ng camera sa home screen ng Roadcam app. Sa home screen ng Roadcam app, video makikita dito stop. Ang start, stop recording, album kung saan nakasave ang photo and videos. Dito mo din pwedeng i-download yung mga photos and videos by selecting multiple or single file, then hit the download icon. Makikita din dito ang Take Photo button. Para naman i-change ang settings ng R1 Pro, click natin ang gear icon. Sa settings, makikita dito ang Wi-Fi name, Wi-Fi password, preview auto recording, so meaning every time you open ang app, mag-auto record siya. Audio recording, ito yung audio for the camera mic, hindi po ito yung audio galing sa mic ng intercom. Timestamp, para nakalagay sa video mismo ang oras at date kung kailan nakunan yung video. Cycle recording time, kung gaano kahaba kada footage. G-sensor in case of collision or accident, hindi mapapatungan or mabubura ang video recorded. Auto power off, record quality, exposure. Dito nyo i-adjust kung mas gusto nyo mas maliwanag ang kuha ng camera. Pwede nyo taasan or babaan ang exposure level. Format, para i-format ang memory card. Store factory settings. At camera version. At ito naman guys ang sample videos galing mismo sa R1 Pro. Also guys, pag dumating na sa 50% ang battery life ng inyong R1 Pro, hindi nagagana ang video recording na to para i-save ang battery life sa intercom mode. Jolly hot dog. May price and drink, sir? Walang drink. Walang jolly hot dog. Sana. Hello. Ingat po. So finally guys, some reminders, wag na wag po natin i-overcharge at gagamitan ng quick charger ang ating R1 Pro kasi makakasira po ito
sa ating battery. Recommended charging time is only 2.5 hours. Also guys, tulad ng sinabi ko, water resistant ang ating R1 Pro. So meaning kahit maulanan to, hindi po dapat ito masisira. Pero pag sobrang lakas na ng ulan, iwasan na lang po natin pumindot masyado sa mga buttons. Also, pagkatapos ng ulan guys, huwag po natin itataob ang helmet agad. Baka pasukin ng water ang speaker ports. Para maiwasan masira mga recorded videos natin, photos, iwasan po natin bumili ng fake memory cards para sa ating R1 Pro. I'm happy to announce guys, for any issues, concern, even repairs, you guys send us a message sa Freedcon Philippines Service Center. Kami na po ang bahalang mag-assist sa inyo. Again guys, this is Motorbreds for Freedcon Philippines. Enjoy your R1 Pro and always be safe.